gagawin tayo ngayon. Itong soldering iron ko ay matagal po na itong kasama. So, yan, tingnan nyo yung dulo niyan. Bugbog sarado. No? So, problema nito ay ano na siya, bilay. Yun, no? Bilay yung paan ito. So, wala din tayong welding machine dito. So, kilay siya. Yun, no? Kilay dito. So, gagawa natin ang paraan to. Titingnan natin kung pwede pa. So, buksan ko lang siya. Tingnan natin. Sayang kasi pag tinapon to. Ang haba na ng pinagsamahan namin dito. Tingnan mo naman, no? Diba? Pudpud na, pudpud na. Kumiinis na siya. Tagal na to. Siguro ito yung mga ano na. 6 na taon na siguro to. Umahigit pa. Bali, ang pinapalitan lang dito ay yung heater niya saka yung tip niya. So, yun lang yung madalas na nasisira dito. So, pagdating sa housing nito, okay pa siya. So, ganito siya. Try natin to ayusin kung pwede pa. Okay, maglasin ko lang. So, ito na. Natanggalin na natin. So, ito yung problema niya, yung welding dito. Na natanggal yung welding niya. So, ano pwede natin gawin dito? Napakli yung welding niya. So, wala naman tayong welding machine dito para may welding. Tapon na natin to. Pero sayang naman. Try natin kung pwede pa siya. Yun, no? Okay. Ito na, nakagawa tayo ng pang-welding natin. Try natin. Yun, no? Yun, nag-spark, diba? Mausok siya ng gusto. Yun o, pulang-pula. Lang pa. Palamigin lang natin ng konti tapos banatan ulit natin. Yung talagang tunaw na tunaw siya. Ito. Yan o. Tunaw siya. So maganda siya. Kapit na kapit ulit. Yun, no? Mainit lang. Pero effective siya. Paramigin na natin ng konti. Tapos banatan ulit natin. So, ayan, no? Hinang na siya. So, banata natin ito.
umaga siya, mga ka-e-shop. Yun, no? So, kumapit siya ulit. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano tong ginamit natin na panghinang dito. Yan. Itong side na to ay okay na siya. Ito, kapit na siya. Ito, kapit na rin. Ito, kapit na. So, ito, banatan natin to. So, medyo hindi pa kapit. No, ganda din ang hinang niya. Parang acetylene din, no? Ayos ba mga ka-e-shop? Parang acetylene din yung hinang niya. So, pwede siya. Pwede siya gawing panghinang pag wala ka pang welding machine. Okay naman yung hinang niya. So, kapit naman siya. Talagang nalusaw niya yung bakal. Kaya niya punawin yung bakal. So, bugbog sarado na yung bakal nito. Ayan o. Natutunaw niya. So, okay na. Kapit na siguro tong bakal natin. So, paingaan na natin. Medyo mainit-init pa to. Okay, ayos na. So mamaya, papakita ko sa inyo kung ano tong ginamit natin. So yung ginamit natin ay gumamit tayo ng Magic. Ito mga ka-e-shop. Yung battery na to, kukunin nyo lang yung gitna nito, yung pinaka-baka. Parang bakal sa loob. Tapos, yun na yun. Ito na yun. Ito na yun yung parang bakal na matigas sa loob ng battery. So, ito yun. Tapos, gumamit tayo ng yun o, battery. So, dahil mayroon akong battery ng e-bike. Meron kasi akong battery ng e-bike. So, ano yan? Dalawang battery laman yan. 24 volts yan. So, 24 volts. Yan yung ginamit ko para ang welding dito. So, tapos gumamit tayo ng tip ng battery. So, ito yung gitna ng battery. So, pag binuksan nyo itong battery na to, mayroon kayong makuhang bakal, parang bakal dito. Hindi ko alam kung ano tawag dyan. Yan yung ginamit ko. So, hindi siya dumidikit. Parang carbon siya. So, tapos, sinyort natin dito 24 volts. Pag na-short yung 24 volts dito, talagang lusaw yung bakal. Okay.
So ito na to. Ayan oh, wala nang galawan. So okay na ulit yung test. Yung ano natin, yung soldering iron. Pwede na ulit pang sikwat to, mga ka-e-shop. Dahil ayan oh, tibay. Tibay na siya. Ayan oh, hinang din siya yo. So dahil wala tayong welding machine, yun ang ginamit natin. Parang welding din siya. Ganda din yung kapit niya. Pwede na pang sikwat ulit to. So assemble ko lang siya ulit. Tapos testing natin ulit kung okay na. So ito na, na-assemble na natin siya. Yun o. Hindi na siya umuuga ulit. So sasarado lang natin to. Tapos testing natin. Okay. So kung wala kayong welding machine at mayroon naman kayong battery 24 o di kaya 12 volts. Sa 12 volts kaya na rin siguro, pero medyo mahina siguro. Mas maganda pa rin yung 24, medyo mataas yung voltage. At mas maganda pag battery dahil mataas yung amperahe. Talagang umuusok siya. Oh, mamaya baka sumabog pa to ah. Padikit. Yun. Okay. So, pasok na siya. Ito kasi mas matibay ang buhay nito. Dahil ako kasi ay hindi naman ako masyadong maalaga sa soldering iron. Dahil halos ang soldering iron ko, kung saan-saan ko lang siya sinisikwat. Pwede sa plastic, pang butas, so wala tayong pili dito. Kaya okay lang, kasi mas madali siya palitan. Okay, testing natin kung okay na siya. Papainitin ko lang siya. Okay naman. So hindi naman nangangagat. So ayan oh, okay na. Hindi na siya magalaw. So tumigas ulit siya. Okay, ganda yung ginawa. So papainitin ko lang yan, tapos testing natin kung okay na. So ito na, medyo umiinit na siya. Ayan oh, umuusok na siya. Okay na siya. Ayan o. Kumakapit na naman yung lid natin. So okay na siya. Ayos na. Hindi na siya umuuga. Pwede natin gawing pang welding yung ano ng battery. Yung pinaka carbon sa loob. So pwede siya gawin pang welding. Hindi siya dumidikit at nagbabaga lang siya. Nakakalusaw siya ng bakal. So, pwede. So, effective siya. So, sa susunod ulit natin na video, ito, share ko lang to sa inyo na pwede siya gawing pang welding in case na talagang wala kayong magamit na pang welding. Kung maliit lang naman yung i-welding nyo, pwede siya. Kaya lang, magastos siya sa battery.